This one kasi. Mike. We are... Sorry. Hello. So, first of all, ano kasi kami, we are a group of friends na involved sa film industry. So ako is as a cinematographer. And then, recently, nakakailangan kami ng voiceover talent for the project kasi this one is our passion project. So we are planning to visit areas in the Philippines na yung may mga historical places. So yung first episode namin is this one. Banawi Resources. Kasi may mga parts na yung mga ginagawa ng vloggers is just going this area and then showing the beautiful places. But hindi natin alam kung paano nag-start yung Rise to Resist. Diba, sino po sa inyo nakakaalam na 2,000 years old na yung Rise to Resist? Pero hindi po siya totoo. It's around 500 to 600 years old lang po siya. So diba, yun yung ginagawa po namin. And then, thank you, Jeman. Kasi, nung naghanap ako ng writer for this project, dapat ito kinunik niya ako kay Miss Patty. And then, so, Jeman, kailangan ko pa ng voiceover talent kasi, then sabi niya, meron kilala si DK. Sinisip ko, uy, Jeman na to ah, singer, bakit ganun? Okay, hindi kaya ng budget ng production kasi this is a passion project. Self-funded po namin lahat ng ano yan, ginagamit yung sasakyan ko for this project. And then, pumili ako ng cinema camera for this one. But at least meron lang yung kasi I have a daughter na rin kasi. So gusto ko, mag-research siya ng something historical about this area, is makita niya yung video namin na this is the fact talaga. Na sinamin yung hindi na siya, parang for vlogging lang, vlogging purposes, this is historical talaga. So yung time na nandito kami, and then yung one of our tour guide, sabi ko, sir, meron tayong festival in this area, and then dito na natsambahan namin na meron para sa nang ganito. So this is on part 2. Yung episode 1, part 1 kasi is na-upload na namin. And then, maganda lang yung feedback ng YouTube community kasi nung in-upload namin to, we have yung first episode, part 1 as 79 subscribers. And then, in-upload namin yung part 1 ng episode 1. We gained 700 plus subscribers and then almost 5,000 viewers. So sabi ko maganda, maraming nakapanood. And then that's all. Ito yung project namin ni DK. And then thank you, Gemma, and then DK for this one. Of course, congratulations. Thank you. DK, I have to ask you as well, how did it feel like lending your voice for this project? Sabi ko, bakit ako? Hindi, sa singer na. Actually, isa sa pangarap ko rin ito eh. Kasi, di ba, ang maganda sa atin, like when we discover na ang tayo is not defined by just a simple, like just a single thing. So, for example, minsan gusto mo rin mag-venture out sa mga iba-ibang bagay. So, aside from like music, aside from teaching, isa rin ito like yung doing voiceovers. Kasi, I also have a podcast on Spotify, by the way. But yeah, so doing voiceover. So nung inalok niya ako, sabi niya, "Uy, bro, hindi ganun malaking budget." Sabi ko, "Wala akong pakialam sa budget. I want to do it kasi gusto talaga nila mag-educate. And that's what we need more nowadays. Kasi we're getting more entertainment, pero mas maganda yata na parang we're learning things too." Kaya sinusuport ko talaga siya. All right. Kayo naman, may questions ba kayo for Derek, Eric, and DK again? Yes, Sir John. Ano? Microphone. Microphone. No. Oh, yes, sir. Sir, can you tell us more about siguro yung conceptualization muna ng passion project niya?
When did it start? And what's the YouTube channel that we're supposed to go to? Sige, sir. As I mentioned, Nina, from 2016, it's nasa film industry na tayo. So, okay. First, I'm a drone operator, and then by the time it goes by, camera operator. So, kung mapanood niyo po yung new movie ngayon ni Barreto and then Joshua. Ni Joshua, basta ako po yung drone operator doon. Mm. So, nasa credit po siya. And then, I'm doing these things for a long time, so siguro na ano na ako eh. Parang kailangan ko ng panibago na hindi naman puro ito lang para... You had to feed your artistic side. Yes, yes. And then, we decided to do documentaries like this. Mm-hmm. And then, I have less of, ano kasi, line-up projects na mm-hmm. mga documentaries about World War II, about island beaches ng City Hall. So it requires travel talaga para mapunta rin sa mga area. Okay. And then, YouTube channel is ano, Stories of the Road. So mamayang 6 p.m. yung part 2 ng episode 1, part 2 is i-upload siya. Yung part 1 is uploaded na siya 11 days ago. Mm-hmm. So mamayang 6 p.m. yung part 2. Mm-hmm. And initially, sir, what was your goal na mapanood to ng like the young, yun ba ang intended audience niya, younger audience, so that they'd be able to learn more about not just places but the actual history of that place? Ganun po ba? Yeah, hindi lang naman po siya para sa ano, sir. Ang target din kasi namin is to educate yung mga foreign. Mm, and then, kasi foreign is more ano sila, more interested sila sa mga ganitong topic. Mm-hmm. And yun din, yun yung isa din yung mga pagdating ng sa future generation natin is mapapanood nila doon na kasi as I research talaga, wala yung video sa YouTube na ayan nga, merong ganito pala siya na yung mga taga, even kami sir nung nag-filming this project, nagulat kami kasi may mga historical sila, may mga historical account sila na sila pala, hindi sila Negro on the mountains na, they were from the lowlands. So kung kumakit sila ng mountains, para magtago dun sa war during World War One. Yes, yes. So ito, yan yung ano so. Alright. Problem. Any other questions? Yes, sir. Hey, Master F or Master Spenderland. Anong camera view sa ginapit ng filming is Tokyo? For this one, sir, we're using FX6. Sony FX6. FX6. Sana all. Okay, anyone else po? Alright. Okay. Lana. So if you guys want to interview Eric and Nikki again, you can still set up interviews during or after dinners and dinner and socials. So again, let's give them a round of applause. Thank you.